Sinikap pawiin ni Murad ang pangamba ukol sa Bangsa Moro Police Force. Ayon sa kanya, mapapasa ilalim ito sa PNP at hindi automatic na magiging pulis ang MILF na isusurrender ang armas kapag naipasa na ang BBL. Baka makreate ang MILF na monster. Very clear sa normalization process. The MILF will undergo decommissioning. I-deposit yan sa independent decommissioning body. Pwede ba kayong ibigay na yan? Yes. Binusisi na umano ng mabuti ang BBL para tiyaking naaayon nito sa konstitusyon. Ang solution lang dito siguro is, I think we have to try na give trust in political leaders. Should give trust unless na ma-erase itong mistrust between the Filipino and the Bangsa Moro, ay mahirapan tayong maging partner. Maging ang pondo na tinututulan ng mga mambabatas. Exactly the same, normal na pondo ng mga national agencies para sa ARMM. Ang demand namin noon is 6% of the national revenue collection, net collection. Pero 2.4 na lang equivalent ng kwan. Nilinaw din ni Murad ang relasyon nila sa BIFF. Ang tingin namin, it is not necessary to fight each other. Ang hinihiling ng namin sa kanila ay obserbahan na lang muna nila itong peace process. Ultimately, pagka successful tayo, yung mga ibang grupo will have no choice. Kasi if they will not join, then they will be isolated and ang magiging kalaban nila yung mga tao. Aminado siyang nagka-enkwentro ang BIFF at MILF kamakailan nang gustong pasukin ang kanilang kampo. Dahil dito, umabot ng 11,000 ang mga lumikas sa pagalungan. Hindi naman nangangamba si Murad sa witness na miyembro umano ng MILF na hawak ng DOJ. Wala kaming nakikita na posibleng MILF na gagawa ng ganun. Because we have accounted for yung mga lahat ng mga MILF. Apela ni Murad, hindi lamang mga taga-Bangsa Moro ang makikinabang sa BBL, kundi lahat ng Pilipino at maging ang buong bansa.